Well, very blessed afternoon, Friday afternoon to each and every one of us. So, meron po tayong actually napakahalagang pag-uusapan ngayong afternoon na ito. At ito po ay may kinalaman kung gaano po ba tayo kadalas magpasalamat sa Panginoong Hesukristo. I mean, kahit na may pinagdadaanan ka sa buhay, nakukuha mo pa rin magpasalamat. Like for example, lagi ka naghahanap ng mga ipagpapasalamat mo sa kanya. Regardless na may pinagdadaanan ka, kung ano man yung mga bagay na parang medyo nahihirapan ka, pero regardless of that, you're still looking something na pwede mong ipagpasalamat. Like for example, yes Lord, may mga problema, may mga pinagdaraanan, pero Panginoon, buhay po ako, malakas, malusog. Salamat po, Panginoon. Panginoon, salamat po, may pagkain. Maybe wala yung hinahanap kong pagkain na mas masarap, pero at least may nakahain, may nakalagay sa hapag. So, mga bagay pong ganyan, yan po ang magandang pwede nating sabihing maging hamon natin sa ating mga sarili. Dahil ang isang Kristiyanong masasabi kong lumalago ay nagpra-practice ng life of thankfulness sa Panginoon in every area, every step of the way. Especially doon sa financial, no? Marami sa atin ngayon dito, especially mga nanonood at nakikinig, naniniwala po ako na mayroong mga financial problems na pinagdaraanan. Kung hindi man siguro problems, konting issues, pero at least financial pa rin yun, di ba? Na talagang dapat mo siyang i-meet. Kanina po, nagbayad po kami ng tax. No? Nagbayad ako ng tax kanina. Much to my amazement, medyo tumaas po yung tax po natin ngayon. Pero alam po ba ninyo, sabi ko, Lord, at least nakabayad. Salamat pa rin. Hindi po ba? Ganon. Kesa magreklamo tayo, kesa mabuhay tayo ng life na nagko-complain, magpasalamat tayo. At meron tayong pera sapagkat nag-provide ang Panginoon para makapagbayad tayo. Nagpapasalamat din naman ako dahil maski tumaas ng konti yung tax, ay naniniwala ako para sa kabubuti naman ng mga kababayan natin. May dahilan ba tumaas? Hindi lang basta tumaas. Wala tayong dapat i-blame. Ipagpasalamat pa rin natin ang gobyerno natin. Ipagpasalamat pa rin natin yung mga tao na nakaupo sapagkat ginagamit pa rin sila ng Panginoon in order for us to have a better life in the Philippines. And ayun, nakita ko lang kasi hindi na po ako magbabanggit. Puro reklamo po kasi yung mga nakapaligid sa akin ngayon. Mga tao. Ngayon, napagod ako, ganun-ganun. Kausap ko aga-aga kanina, sabi ko. Okay. Including me, parang nadadala rin. Pag ano, syempre, yung situation sa buhay. Pero hanggang kaninang kumakain ako tanghali, Lord, teka, parang may mali. Kasi parang nakakatakot na baka puro reklamo na lang kami mga tao na parang hindi na kami nagpapasalamat. Dahil kung tutuusin, mas marami po yung mga dapat nating ipagpasalamat kesa dun sa mga reklamo at mga complaints natin, di po ba? I mean, be honest, Jesus will not put us into a situation na kung saan mag-overflow yung luck o yung mga pangit na bagay. No! Kasama natin is Jesus, kaya sa lahat ng bagay nag-excel tayo. Nandaan po ninyan. Parang malabuya tayo kasi gano'n. Subjective ka lang. Subjective. Forgive me sa boses ko. Nasarapan ko po ang ice cream. Nakadalawang baso po ako ng mango flavor. Ito po nangyari. So, pero ganun pa man sabi ko kahit medyo inuubo kayo lang kung I really need to share this. Dahil nakikita ko po parang ayun ang parang sa akin nakakatakot. Ang isang taong puro complaints, lumilipas ang buong maghapon, reklamo dito, reklamo doon. How about some things na magpasalamat tayo? So yun ang pong hamon ko sa ating lahat, magpasalamat tayo kahit ano pa ang situation. Kung hindi pa nakasubscribe dito, mag-subscribe ka na, inaanyayahan kita.
Kung gusto mo makarinig ng mga itong content, at asahan mo, ikilos ang kamay ng Panginoon sapagkat lagi po natin siyang itataas sa mga programs natin dito at sa ating pong mga vlogs at episodes. So, again, maraming pong salamat sa inyong pagsama. Sa mga bagong subscribers, kayo po ay aking pong wine-welcome sa ating pong channel. Again, thank you very much po muli. And as always, Jesus truly loves us all.